Hi guys! Besties, mag-Christmas party naman tayo sa beach this weekend. It could be Saturday or Sunday, depende when kayo free. Tsaka pwede tayong mag-ambagan para sa food and drinks natin. And also, order Jabi for our meal mismo. Tapos, if kaya, let's exchange gifts din with a budget of 200 pesos. So, who's in? I mean, pwede natin gamitin ng kotse ko tapos kayo na lang magambagan para sa gasa. Okay, may extrang money rin naman ako from my allowance. Pwede ko itong gamitin para sa party. How about ikaw, Tini? Are you in? Ako? Well, meron pa naman akong allowance dito pero kung gagamitin ko ito sa party, wala na akong perang magagamit para sa personal needs ko this week, you know, dito sa boarding house. Eh bakit kailangan mo pa rin ng allowance dyan for this week? Hindi ka pa ba uuwi dun sa inyo sa bukid? Hindi pa. Next week pa kasi ako makaka-uwi kasi meron pa akong mga sikasuhin dito na importanteng bagay. Paano kung pahihiramin kita ng pera para sa party, Tini? Di ako sigurado dyan, Ferry, kasi alam mo naman, kung magkano lang sasakto ang allowance ko bawat linggo na binabudget ko, tapos mabuti na nga lang if walang abangan for school para may extra ako na may. Pero kung ako lang, hindi makakasama, then siguro sasama na lang ako for the sake na ito tayong lahat. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ako kakain sa handa or makakalahok sa ano yun, sa exchange gift. Pero at least, diba, nandun ako. Present is all. Eh, ang pangit naman kung ganun. Pangit ako. Sige na, pahihiramin na lang kita, Tini. Once a year lang naman to eh. Alam nyo, huwag nyong ngang pilitin si Tini. Hindi nyo ba alam ang tungkol sa hierarchy of needs ni Abraham Maslow? Parang familiar. Ay, oo nga pala, naaalala ko na yan. Tama. Sa part ko naman, simula nung nalaman ko ang tungkol dito, in-apply ko na talaga siya sa practice ko sa buhay, lalo na sa pagkakaiba ng pansariling kagustuhan at pangangailangan. Tama ka dun, Misay at Neil. Pero sorry, Ferry, ha, if hindi talaga ako makakapunta. Ayokong ipilit itong last allowance ko para sa party na one day gagawin tapos pang 1 week na allowance ko na. You know. Okay lang, Tini. Sorry, ha, if pinilit talaga kita. Gusto ko lang naman sana na magkakasama tayong lahat sa party. Ang kaso, hindi ko na namamalayan na isa na pala ako sa mga nagiging salik na nakaka-influence sa mga pangangailangan at kagustuhan mo. Okay lang yun, Ferry. Pero before that, bakit hindi na lang natin palawakin ating kaalaman tungkol sa teorya ng hierarchy of needs ni Abraham Maslow? G, anong gagawin? What if panoorin natin ang class discussion na ito na nakita ko sa YouTube o isang educational video, di ba? Wait lang. Magandang buhay! Handa na naman pa kayo sa panibagong pagtuklas for today's video? Help, help, help! Pero bago ang lahat, meron ako ang tanong sa inyo. Kung ikaw ang papipiliin ng isang bagay na gusto mo o kinakailangan mo, ano sa mga sumusunod na larawan ang iyong pipiliin? Una, gusto mo ba ng bagong smartphone, iPhone, or bagong release na Android? Pangalawa, o nangangailangan ka ng panibagong pera or dagdag na pera para sa iyong mga gustusin? Pangatlo, nangangailangan ka ba o gusto mo bang pumunta o maglakbay kahit saang lugar, kaya kinakailangan mo ng sasakyan papunta roon?
O pang-apat, gusto mo lang mag-chill sa bahay ninyo at kumain ng masasarap na pagkain at inumin. Ano kaya ang mas matimbang sa'yo? Ang iyong pangangailangan o iyong kagustuhan? Pero teka, ano kaya ang mga ito? Ang hierarchy ng mga pangangailangan ni Maslow ay isang teorya na iminungkahi ng psychologist na si Abraham Maslow noong 1943. Ito ay isang psychological na balangkas na kinategorya ng ang mga pangangailangan ng tao sa iba't ibang antas o aspeto na bumubuo ng isang pyramid o structure. Ang hierarchy ay binubuo ng limang antas simula sa pinapangunahing physiological na pangangailangan sa ibaba at umuunlad patungo sa mas mataas na antas at na psychological na pangangailangan sa itaas. Una, physiological needs. Ito ang mga pangunahing pangangailangan sa kaligtasan tulad ng pagkain, tubig, tirahan, at pagtulog. Kung hindi natutupad ang mga pangangailangan ito, mahirap para sa isang individual na gumana ng maayos. Ikalawa, mga pangangailangan sa kaligtasan. Kapag natugunan ang mga pangangailangan physiological, ang mga individual ay naghahanap ng kaligtasan at seguridad. Kabilang dito ang personal na seguridad, katatagan, pananalapi, kalusugan, at proteksyon mula sa physical na pinsala. Pangatlo, mga pangailangan ng pag-ibig at pagiging pag-aari. Sa antas na ito, ang mga individual ay nagnanais ng mga relasyon sa lipunan, pagmamahal at pakiramdam ng pagiging kabilang. Kabilang dito ang pagbuo ng mga koneksyon sa pamilya, mga kaibigan at mga romantikong kasosyo. Pang-apat, mga pangangailangan sa pagpapahalaga. Sa sandaling matupad ang mga pangangailangan sa mababang antas, ang mga individual ay nagsusumikap para sa pagpapahalaga sa sarili at pagkilala. Kabilang dito ang pagkakaroon ng paggalang mula sa ibaba, pakiramdam ng tiwala at paggamit ng mga personal na layunin. At panghuli, ang panglima, self-actualization. Ito ang pinakamataas na antas ng hierarchy, kung saan ang mga individual ay nag-aangad na matupad ang kanilang buong potensyal at makamit ang personal na paglago. Kabilang dito ang paghahangad ng matupad ang kanilang buong potensyal at makamit ang personal na paglago. Kabilang dito ang paghahangad ng mga makabuluhang aktibidad at personal na pag-unlad at pagtupad sa sarili. So, mahalagang tandaan na ang hierarchy ay hindi mahigpit at ang mga individual ay maaaring gawin o unahin at ituloy ang iba't ibang mga pangangailangan batay sa kanilang mga kalagayan at personal na kahalagahan o halaga. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang hierarkiya ng aking sariling pangangailangan. Magsimula tayo sa pinakababa. Ito ang pangunahing pangangailangan, ang pangangailangang physiological. Sa ngayon, kailangan ko ng sapat na oras sa pagtulog at pagkain sa tamang oras sa araw-araw. Alam niyo ba kung bakit? Dahil itong mga nakaraang araw, parang napapabayaan ko ng aking sarili dahil sa pagpupuyat at hindi pagkain sa tamang oras. Dumako naman tayo sa pangalawang pangangailangan. Ito ang pangangailangang pansiguridad at kaligtasan. Ang aking nilista rito ay ang pagkain ng maraming prutas para makatulong sa pag-iwas ng iba't ibang sakit. Alam naman natin na para masigurado ang ating kaligtasan, isa sa nararapat nating gawin ay ang pangalagaan ang ating kalusugan.
Kaya ito ang aking nilista sa pangalawa. Sunod naman ay ang pangatlong pangangailangan, ang pangangailangang panlipunan. Ang aking nilista rito ay ang malalim na relasyon sa bawat membro ng pamilya. Bago tayo makipag-ugnayan sa ibang tao, siguraduhin muna nating mayroon tayong mabuting relasyon at koneksyon sa bawat miyembro ng pamilya. Kasunod nito ay ang pang-apat na pangangailangan. Ang pangangailangan sa pagkamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao. Ang lista ko rito ay ang pagbigay galang sa mga taong nagbigay ng sakit sa loob. May mga panahon na makakasakit tayo ng loob sa ibang tao o tayo naman ang nasaktan. Sa kabila ng lahat, kailangan pa rin nating magpatawad at magbigay galang sa lahat para na rin sa kapayapaan ng ating buhay. Ang pangangailangang kaganapang pantao. Ang lista ko naman dito ay ang kakayahan sa pagresolba ng mga problema. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok kaya kailangan ko ang kakayahan para harapin at resolbahin ang anumang issue na aking kinakaharap o haharapin. So, dito sa circle graph na ito, makikita po natin ang bahagya ng bawat kategorya. So, dito po sa pie graph na ito, meron po tayong 6 na kategorya at ang bawat kategorya ay naglalaman ng kanilang porsyento ng impluwensya ng bawat salik na ito sa pangangailangan at kagustuhan ng bawat tao. So, sa edad po, kategorya ng edad, meron po itong 15.5%. So, sinasabi na ang mga pangangailangan at hangarin ng isang tao ay nagbabago ayon sa edad. Now, let's move on sa pangalawa, which is ang antas ng edukasyon. So, makikita po natin sa ating presentasyon, ang antas ng edukasyon ay mayroong 14.1%. 14.1% ang impluwensya nito sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. So, move on tayo sa pangatlong salik. Ito ay tungkol sa katayuan sa lipunan. So, makikita natin na ang porsyento sa katayuan sa lipunan na salik ay 17.6%. Ang pang-apat ay ang panlasa. So, sa panlasa, kategorya ng panlasa, makikita natin na meron itong 14.8%. Tapos, dito naman tayo sa panglima, kita. So, ito ata ang pinakamalaki na porsyento, no? So, 21.1%. 21.1% ang impluwensya ng kita sa pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Bakit kaya? Kung mababa ang kita, ay kinakasya na lamang ang bagay na hindi na nais bilhin sa loob ng budget. Kadalasan, inuuna natin ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, gamot, damit, at upa. Ngunit kung mas mataas ang kita ng isang tao ay mas maraming mabibili. Hindi lamang ang mga pangunahing pangangailangan, kundi pati na rin sa mga hangarin at kagustuhan ng isang tao. Ang last na salik ay kapaligiran at klima. Ang salik na ito ay merong 16.9%. Medyo malaki rin ang kanyang porsyento ng impluwensya sa mga pangangailangan at kagustuhan ng isang tao. So, most of the time, isa din yan sa mga salik na nakaka-impluwensya sa pangangailangan at kagustuhan ng mga tao, lalo na yung mga taong walang disiplina sa sarili. Ngayon ay alam niyo na kung ano ang pangangailangan at kagustuhan at ang mga salik na kanaka-i-impluwensya nito. Siguro naman ay meron na kayong item na napili. Kaya ngayon, ano ang iyong item na pinili? Naging madali ba sa iyo ang pagpili? At ano ang naging pamantayan mo sa iyong pagpili? I-comment ay inyong mga sagot dito sa comment section at huwag kalimutan ang mag-like at mag-subscribe upang ma-notify kayo sa panibagong pagtaklas ng Araling Panlipunan. Hanggang sa susunod muli! Bye!